Hello po sa aking mga kapamilya dyan sa Pilipinas at sa iba pa pong lugar. Ako po yung nag-video sapagkat gusto ko pong iparating sa ating mahal na Pangulo na sana po huwag nyo naman po ipasara ang kapwa sapagkat ito po yung maraming natutulungan na may hirap na kagaya ko, namin, na mga OFW. At saka wala naman po kami naririnig na mga membro na na-scam ng dahil sa kapa. Bagkos kung maririnig nyo po or makakausap nyo po sila, mas marami pong natulungan ang kapa. Kapa, lalong-lalo na po, nagkakaroon sila ng bahay, nakabili sila ng mga sasakyan. Sa mga senior citizen po, nakakabili po sila ng kanilang mga maintenance na gamot. At syempre po, sa mga hindi nakapag-aral, nakapag-aral na po kasi meron na pong tulong na nanggagaling sa kapa. At alam din po namin na merong mga legal documents na hawak si Pastor Joel Apolinario. So hinihiling po namin sa inyo, mahal namin Pangulo, na sana po maging open din po kayo na marinig ang mga boses ng mga kababayan natin. Kagaya po namin. Kami po ay mga OFW rito sa Singapore. So, kami po ay nag-work at at the same time po, member po kami ng kapa. Kasi, as a OFW po, nakakapagod na rin pong mag-work sa ibang bansa. Pero, wala po kaming choice. Kailangan namin mag-work para sa aming pamilya. So, kaya po kami nag-member sa kapa kasi alam po namin na makakatulong po ito sa amin in future. At kami rin po, makaka-uwi rin kami ng Pilipinas, makakasama pa namin ang pamilya namin. So far, so good naman po. Kung nakikita nyo, marami po talaga ng tutulungan ng kapa. At syempre, sa amin mga OFW, isa po itong relief. Ibig sabihin, malaking tulong po sa amin po kasi pwede na po kami makauwi. Dahil malaki po ang tutulong nito sa amin at sa pamilya namin. At alam po namin na priority nyo po ang mga kababayan mo, kababayan nyo, lalong-lalo na po yung mga mahihirap na katulad namin na kailangan pang mag-ibang bansa para lang kumita para sa pamilya. Sana po hiniling namin sa inyo na pakinggan nyo po ang hiling namin, ang aming mga boses na mga anak nyo po na nag-work sa ibang bansa. Sana po, Pangulong Duterte, pakinggan nyo po kami at tulungan nyo po kami na sana huwag nyo naman pong ipasara ang kapa. Mahal na mahal ka po namin, ikaw po ang binoto namin kasi alam namin na mas number one sa'yo ang mga kababayan mo, lalong-lalo na po ang mahihirap. Saludo po kami sa inyo sa lahat ng mga sakripisyo at ginagawa niyo po sa Pilipinas. Sana po by this time, pakinggan niyo po muli kaming lahat na nakikiusap sa inyo na sana po huwag niyo ipasara ang kapa. Maraming maraming salamat po. Sana po pakinggan niyo po kami. God bless po sa ating lahat at sa inyo rin po, mahal namin Pangulo. Mahal po namin kayo. Sana po pakinggan niyo kami. Bye. Bye-bye.